Kalingap. Hi mga kalangga. Please support Wow Life TV. Thank you. Thank you. You're Mr. Good Vibes. Yeah! Shoutout sa lahat guys, at your service, Mr. Wow Life TV or Mr. Good Vibes. Kanang. So ito na guys, no? Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Ito na nga po, another pagre-rebat or pagsagot sa mga magagandang tandang. Tama ba yun? Sa mga pinagsasabi nila sa ating Langga Rochelle or sa Rochelle Couple. Pero bago ang lahat guys, miga love shoutout po sa inyo and please do support sa buong Team Kalingap. Sa lahat po ng Team Kalingap guys, sa pangunguna po ni Kuya Val, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rab, at Ina Vlogs and all Kalingap Charity Vloggers or Kalingap Partners, supportahan po natin. Andiyan po sila ni, ano, Kalingap Rowell, Rowell of Malalag, Rachel Morales Blanks, Kalingap Dan, Kuya Brooks, Kalingap Angeli, Kalingap Awi, sino pa ba yung mga, ano, May Timmy, sila ni Dariduna, Tatay Rizan, Tariray, Salpa, Vincent Calyada, salat lahat po, suportahan po nating lahat. So ito na guys, no? Isa naman to, or mga dalawang bashers man po ang i-content natin ngayon in a nice way, in a good way, sa magandang paraan. Pero bago tayo magsimula, magpasalamat lang ako doon sa mga fans, sa mga Rochelle fans. Shout out sa inyo, no? Sa mga Kalingap Rochelle Couple fans, sila po sa inyo. Magpasalamat lang ako sa inyo sa walang sawang suporta po sa amin ni Sims Life, sa lahat ng RORD. Thank you very much po. So ito na guys, mayroon tayong dalawang tandang ngayon, di ba? Lagi yung sinasabi na huwag nyo nang tawaging bashers kasi ang bashers nababagay lang yan sa mga may edad na 20 hanggang 20 years old hanggang 30 years old. So itong mga to kasi as a respect na lang sa kanila, tanggalin na natin yung word na bashers, palitan natin ang words na mga tandang. Mga tandang na ayaw sa atin, na ayaw sa ating mamang at papang. So ito na nga, game! So magandang araw po sa inyo, no? Mawalang galang na po sa iyo. Aling tandang. Seal, si Chill. Chill Sanchez, hello po sa inyo. Mega love shoutout po. Ito po siguro, karapat-dapat kang gawan kita ng content or ipakilala kita dito sa Madlang Peeps or sa Madlang People or dito sa mga Rochelle Kalinga fans. Kasi po, hindi po kanais-nais ang mga pinagsasabi mo kay Langga Rochelle. Sinabihan mo ng Marte, sinabihan mo pang dugyot, sinabihan mo pang mayabang. Pero ate, ulitin ko sa'yo, kung ikukumpara ko kayong dalawa, ito sinabi ko to sa ibang bashers, uulitin ko lang sa'yo kasi karapat-dapat ko rin sabihin to sa'yo, aling tandang. Sa tingin mo ate, sa pagmumukha ni Langga Rochelle na boy na girlfriend ni Dudong Rowell at saka sa mukha mo, sino kaya itong ano, mga fans na lang yung tanungin ko o kahit hindi fans ng Rochelle, kung sino yung dugyot sa inyong dalawa? Pero ate ha, don't worry ate, Chill Sanchez, hindi po kita babastusan dito, hindi kita babastusin, husgahan or ipapahiya or sasabihin na marinig ka may mga bad words, hindi po. Kung ano lang po yung mga pinagsasabi mo kay Langga Rochelle, ibabalik ko lang din po sa inyo. Kasi sabi mo dito, Chill Sanchez ha, Chill Sanchez, dito. Ano bang sinasabi ng tandang ito? Hindi na kita sasabihang bashers ate kasi
medyo ano naman eh, bashers. Ang bashers na babagay lang yan sa mga medyo bata-bata pa edad. Pero pag mga nang babas na akasing edad nyo, hindi na bashers tawag, no? Medyo ano na, tandang lang itawag ko para hindi naman masyadong halata. No, diba? Kahit ko kunti, may respeto pa rin ako. Kahit sa pagtawag ng bashers, hindi ko na ginagawa, tandang na lang. Kasi ang sabi mo dito ate, ang comment ng isang Chill Sanchez doon sa upload ng, yun na nga, walang iba, Jonah TV. Jonah TV, no? Alam ko naman siguro na ginawan mo ng paraan na pinagdidelete mo na yung mga pangit na comment laban kay Langga Rachel dyan sa mga upload mo sa dyan sa page mo. So, shout out sa'yo, Jonah TV. Kasi ang sabi nito ni Tio Sanchez, arte mo, dugyot ka talaga, arte mo. Parang sino ka, ah? Yabang. Parang nakalimot mo dati buhay mo, ah. Yabang mo, Rachel. Una-una, kaming lahat ng mga fans, hindi pa namin nakikita o hindi pa namin napapanood na nagyayabang na isang Langga Rachel. Saan siya banda nagyayabang? Matanong ko lang, Chill Sanchez. At anong-ano yung mga ipinagyayabang niya? Siguro may isang pinagyayabang lang siya, tandang Chill Sanchez. Isa lang yung pinagyayabang niya. Ipinagsigawan lang niya at ipinagyayabang lang niya kung gaano niya kamahal ang kanyang boyfriend na si Ruel Matubang. Yun yun. Pero kung nagyayabang siya na like sa kanilang pamumuhay ngayon kaysa noon, wala pong ganyan. Sa ugali niya, wala naman ang nagbago. Still, hanggang ngayon, mabait pa rin siya. Sobrang bait pa rin at mapagmahal na bata. Yung sinasabihin mo siyang arte ate, o ito, bigyan kita ng ano ate ha, bigyan kita ng sample. Ito na yung sinasabi ko eh. Porkit nagkaroon lang ng magagarang or magagandang damit na sinusuot silang Garishil, sasabihin mo na agad maarte. Porkit naka 1 million followers sa TikTok, maarte na. Wala tayong magawa ate, maganda yung batang yan eh, maganda eh. Biniyayaan ng Panginoon eh. Eh ikaw ate, Chill Sanchez. Sa comment mo pa lang, hindi na talaga ka nice-nice. Karapat dapat ka talagang i-content. Nasabihin mong dugyot, o dugyot siya, dugyot bang isang Langga Rachel? May dugyot bang maarte? Dugyot na maarte pa. Arte pa, maarte na, dugyot pa. Parang ganun yung dati ng panita mo. Saan banda? Bakit nasabi mong dugyot ang isang Langga Rachel? Sa ganda ng batang yan, kung sabihin mong dugyot ang pagmumukha, dyan ka nagkakamali. Kung ikukumpara ko yung pagmumukha nyo ni Langga Rachel at saka mukha mo, alam mo na rin siguro ate, kahit hindi ko nasagutin yan, kahit ikaw mismo, alam mo na ang sagot kung sino yung mas dugyot sa inyong dalawa. Ulitin ko, hindi kita binabastos dito. Binabalik ko lang sa iyo kung ano yung mga pinagsasabi mo kay Langga Rachel. So, sunod sabi mo, mayabang. Yabang mo, Rachel. Saan pa na nangyayabang isang Langga Rachel? Mayabang na ba yung nakaangat na kunti sa buhay? Mayabang na ba yung may boyfriend na siyang mapagmahal? Mayabang na ba yung maraming human being or maraming fans na nagmamahal sa kanya? Yari ka. So Ate Chill Sanchez na, alam mo eh, alam ko namang hindi ito karapat dapat sabihin sa'yo, pero sinabi ko na lang sa'yo kasi ang pinagbasihan ko lang dito, yung mga comment mong hindi ka nais kay Langga Rachel. Kung yung ibang mga tao ang sabihang lugyot ka, mas maniniwala pa ako. Kung pagbasihan ko ulit yung itsura mo, ulitin ko, hindi kita pinipintasan dito. Oh, kung ibang tao na sabihang lugyot ka, 50% pa siguro maniniwala ako. Yung sabihang maarte ka, maniniwala ako kasi sa comment mo pa lang, halata na masyado.
ka lang Ate Chill Sanchez, no? Nakakapagtaka lang talaga. Kung sino pa yung mga magaganda ngayon, yun yung mga mababait. Kung sino pa yung mukhang tao lang, tapos hindi maganda, yun pa yung nang babash. Natanong ko lang Ate, bakit ganyan kayo? Una-una, wala namang ginawang masama ang isang langga racial sa inyo. Wala rin kayong nakikitang upload na nagyayabang niya, nagyayabang siya, nag-iinarte siya. O wala naman. Ang bukod tanging pinagyayaban lang niya, pinaramdam lang niya sa ating lahat, idadamay na kita. Kasi alam ko namang ramdam mo na mahal na mahal, siya ni Ruel Matubang at mahal na mahal din niya ang isang Ruel Matubang. Ulitin ko po, hindi kita binabastos dito. Pero yung sinasabi mong dugyot sa inyong dalawa, kung ikukumpara ko kayong dalawa Ate, alam mo na yung sagot. Huwag mo nang pilitin Ate na tanungin mo si Wow Life TV. O sige nga, kung sinong dugyot sa amin ni Langga Rachel, magtanong ka ng ganyan, hindi ko nang sasagutin Ate, kasi kung pipilitin mo akong sagutin yan, baka masaktan ko na yung damdamin mo. Ate, or siguro hindi mo magugustuhan yung sagot ko. So alam mo na Ate yung ibig kong sabihin. Hindi mo na kailangan itanong siguro. Ikong itanong mo sa akin. Sige nga, Wow Life TV. Sa amin ni sa idol mo si Langga Rachel at saka ako, sinong yung dugyot sa amin? Kung yan itanong mo sa akin, hindi kita sasagutin. Baka hindi mo lang magustuhan yung sagot ko, masasaktan ka lang sa sagot ko or masasampal ka lang sa sakit ng kung ano yung isasagot ko. Kitang-kita naman sa itsura eh. Ulitin ko Ate, hindi kita pinipintasan. Binabalik ko lang sa iyo kung ano yung mga sinasabi mo kay Langga Rachel. Huwag kang mag-alit. Hep, 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 hep. Sabihin mo mayabang, saan ba na nagyabang isang Langga Rachel? Ang alam ko, ang pinagyabang lang ni Langga Rachel kung gaano niya kamahal ang isang Dudong Ruel Matubang o Ruel of Malala. Pero about sa kanyang pamuhay, wala siyang pinagyabang. Bagkos, nagpapasalamat lang siya doon sa mga taong nagbibigay sa kanila o nagbibigay sa kanya ng mga pa-surprise, ng mga regalo, gitso-gitso ganyan, binibigyan ng mga magagandang damit, palamuti, di ba? Sumayabang na tawag nun? Or hindi mo lang siguro matanggap Ate Chill Sanchez na umangat na ngayon ang isang Rachel Morales. Yung salitang inggit Ate, tanggalin mo yan kasi unang-una hindi talaga nababagay sa'yo. Huwag kang mainggit sa kung anong mayroon ngayon si Langga Rachel. Inggit tawag nito eh. Inggit talaga ang tawag nito guys. Huwag kang mainggit kasi 18 pa lang si Langga Rachel. Dalaga pa lang yan. Ikaw yung nababas. Baka nga wari ko ngayon, mayroon ka ng senior ID. Anong tawag nun? Senior citizen ID pa tawag nun. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Huwag mong kaingitan. At saka huwag kang magsabing dugyot, Arte. Kasi kung sa inyong dalawa talaga, yung salit ng dugyot, gusto mo sagutin ko na ngayon? Mas nababagay sa'yo. Huwag mo sabihin sinaktan ko yung, huwag mong sabihin nasaktan ko yung damdamin mo kasi in the very first place, ikaw yung nananakit ng damdamin. Pasalamat ka at ako yung nagkuntin sa'yo kasi kung ibang defender ang nagkuntin sa'yo, tiyak, 100% mababastos ka. So Ate, para hindi ka na magkaroon ng mga taong magagalit sa'yo, huwag ka na magtandang. O, yung pagsabi mong tandang, isang ibig sabihin niyan, huwag ka namang bash. Huwag ka namang bash kung pagdating naman sa'yo, kung pagtingin naman sa'yo, kung kakabash ka rin or karapat-dapat ka rin ibash. Masakit po mabash Ate, kaya huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong may ibang tao gagawa sa'yo ng ganyan. Nasabihan kang dugyot, maarte at mayabang. Okay Ate? Ako, hindi ako nag-anong dito. Sumasagot mo ako Ate sa mga tanong mo, hindi kita minura. Hindi kita hinila pababa kasi nasa baba ka pa talaga. Pilit ko lang sanang mabago yung ugali mo. Yung mga pangit na ganyang comment. Wag po Ate kasi unang-una yung mga ganitong comment. Ang arte mo, dugyot mo, arte mo, yabang-yabang mo na. Nakalimot ka na sa buhay mo, yabang mo Rachel ah.
Ano mo ate mga ganyang comment na mabagay lang yan sa mga bata? Yung kasing edad din nilang Garishel. Pero ikaw? Nako! Mag-comment ka ng ganyan? Parang anak mo na yan ah! Sabihan mo ng ganyan? Sabihan mo pang dugyot? Saan ka kumuha ng lakas ng loob na sabihan mong dugyot ang isang langga, Rachel? Hindi ka nahiya na sabihan mong dugyot ang batang to? Manalamin ka muna, ate. Ito sinasabi sa'yo, ulitin ko, hindi kita binabastos ito. Manalamin ka muna. Tapos mong manalamin, picturean mo yung sarili mo, tapos ikumpara mo sa picture nilang Garishel. Ngayon, magtanong ka ngayon sa sarili mo, sino ba yung mas dugyot sa amin? May masinasabi ko sa'yo eh. Uy, ate ha, binabalik ko lang sa'yo yung salitang mga sinasabi mo kailang Garishel. Dugyot, ano yun? Dugyot, maarte at saka mayabang. Unang-una yung words na yabang, isa lang yung pinagyayabang ni Langga Rachel, yung langga namin, na anak ni Tatay Rizan. Pinagyayabang na niya na mahal siya ni Ruel at pinagyayabang niya na mahal din niya si Ruel. Pangalawa, wala na siyang ibang pinagyayabang. Pinagyayabang ni Langga Rachel, mabait lang talaga siya. Maarte! Hindi ko alam kung saan nag-iinarte ang isang langga Rachel kasi yan yung lagi yung sinabi kay langga Rachel. Porkit nagkaroon na ng mga bagong damit, mayroon ng mga coloritis sa mukha, gumanda pa ng gumanda isang langga Rachel ngayon, kaya nasabihan yun ng Marte. So, isa lang ibig sabihin niya natin, naiingit ka, isa ka sa naiingit nilang kay langga Rachel. Kasi unang-una, ano bang basihan mo bakit nagagalit kay langga Rachel? Unang-una, wala namang ginawang masama sa'yo. Pwede rin sabihin dito na pwede rin isipin to ng mga fans, ng mga Rosel Couple fans. Bakit nagagalit ang isang Chil Sanchez? Baka isipin ng ibang mga fans, may gusto kay Dudong Ruel. Di ba? Pangatlong words na ibinato mo kay Langga Rachel na ibabalik ko uli sa iyo ngayon yung salitang dugyot. Uulitin ko ate, manalamin ka muna. Bago mo bitawan yung salitang dugyot or ibato yung salitang dugyot kay Langga Rachel, tingnan mo muna sarili mo. Bago ka magsabi ng dugyot sa ibang tao. Kasi para sa akin, kung sino yung dugyot sa inyong dalawa, hindi ko na kailangang sagutin yan. Kasi kung sasagutin ko yan, kung sakaling magtanong ka sa akin, unang-una, hindi mo lang magugustuhan yung sagot ko at baka masaktan ka lang sa isasagot ko. Kasi nangingibabaw pa rin sa akin yung respeto ko sa may mga edad na, sa mga tandang o sa mga babae. Yan. Okay ate, sana dahan-dahan ulit sa comment ate ha. Kung hindi mo gusto ang isang tao, eh huwag kang manood. Hindi mo pala gusto yung isang tao, pero nood ka ng nood, panood ka ng panood. Pinapahirapan mo lang sarili mo. Araw-araw kang naiinggit dito sa langga namin. Yes! Masasabi kong naiinggit ka. Kasi daw ka mag-comment, inggit na inggit talaga yung dating. Yan yung lagi yung sinasabi ng mga taong inggitiro at saka inggitira eh. Porkit ano na, napaka-arty na, mayabang na. Mayabang-yabang na, akala mo kung sino na. Yan yung lagi yung sinasabi ng mga inggitiro-inggitira. Ulitin ko ate, hindi kita pinipintasan dito ah. Binabalik ko lang sa iyo kung ano yung mga sinasabi mo kay Langga Rachel. May karapatan akong i-defend siya kasi defender ako ng Rosel Couple or ni Rachel Morales. Yun lang po. Hindi kita binabastos dito. Maarte, ano yun? Dugyot, maarte at saka mayabang. Yung tatlong words na yan, masakit yan para kay Langga Rachel. At saka pangalawa, walang-wala yan kay Langga Rachel. Hindi siya mayabang, hindi siya maarte, higit sa lahat, hindi siya dugyot. Malinis lang talaga siya sa kanyang katawan. At malinis din ang kanyang budhi or ang kanyang kalooban. Not like yours. Kasi ang lahat ng mga yan, yabang, maarte, dugyot, nababagay yan sa iyo ate. Ulitin ko, ibabalik ko lang sa iyo.
Yung salitang dugyot, ate. Yung salitang dugyot. Ang pagbasihan na natin dito, yung hitsura. Ngayon, alam mo na yung sagot. Yung yabang, ate. Wala yan kailang garisyal sa'yo, malamang na malamang mayroon yan. Kasi ikaw lang, ikaw ang nakaisip ng ganyan at hindi silang garisyal. Yung maarte, ate. Hindi po maarte ang langgarisyal namin. Sadyang malinis lang siya sa katawan, malinis din ang kanyang budhi. Pero yung sa'yo, atin, huwag kang magalit kung bakit akunting kita, kung bakit pinapakilala kita dito sa mga Rosel Kupol fans. Karapat-dapat lang po, pero don't worry. Kasi kahit ulitin mo po itong vlog ko ngayon, hindi po kita binabastos. Ang tanging ginawa ko lang, ang bukod tanging ginawa ko lang, binabalik ko lang sa iyo yung mga salitang masasakit na sinasabi mo kay Langgarishel, itinapon ko lang uli sa iyo. So yun lang, hindi kita minura. Hindi kita hinusgahan. Hindi pangusga itong mga sinasabi ko ngayon, Ate Chelda Sanchez. Hindi ito pangusga kasi kung ano yung sinabi mo kay Langgarishel, yun lang din ang sinabi ko sa'yo. Wala nang iba. So yun lang ate, no? Chelda Sanchez, sana po magbago po, magbago-bago po ang ugali hanggat may buhay, hindi pa po huli ang lahat para magbago. Punta po kayo ng simbahan, kahit saang simbahan, mangumpisal kayo, magdasal kayo, manghingi kayo ng tawad kasi nakagawa kayo ng kahindik-hindik na kasalanan. Kahindik-hindik na kasalanan yung ate kasi naninira ka ng kapwa-tao mo. Ito nga, maganda, hindi naninira. Kung sino pa yung hindi maganda, yun pa yung naninira. So yun lang ate, no? Magandang araw sa'yo or magandang gabi sa'yo. Chill Sanchez, hanggang dito na lang po. Bye-bye! Salamat po! Sana magbago na ugali mo. Salamat sa mga nag-like and share. Oh, ito. Sige, sundan pa natin to. Ito pa isa. Ati, si Ati Miri Gailarte. Ito Ati Miri, no? Ito medyo, ano sasabihin ko sa'yo, kasi ang sabi mo kay Langgarishel, para ka kasing ahas na nakapulupot, sila Jack at Trap, di naman ganyan. Ito, i-react natin to. Miri Gailarte. So shout out sa iyo Ate Miri Gallarte, no? Pero bago ko i-react to, di, i-react ko na lang to sa next video na lang guys. Yun na lang. Kasi sinabi ko may dalawang bashers na mayroon akong i-content. So ito ha, napakita ko yung mukha. Another video na lang yan kasi pwede rin naman siguro ngayon i-react natin pero wag na. Kay Chill Sanchez muna tayo. So maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Wow Life TV or Mr. Good Vibes. Thank you very much.